Ang Kristiyanos, walang kasalanan. Sa ngayon, dahil ang kautusan ni Moses, tinanggal. Ang kautusan ni Moses, ang sabi ko kanina, kung ikaw nagkasala sa kautusan ng Diyos, tunay ka ng magkasalanan dahil sa moral law ka ng kasala, salita ng Diyos yun, sulat ng Diyos yun. Nung magkasala ka, gagamit ka ng kautusan ni Moses na magdala ka ng baka tuwing punta mo sa simbahan. Hindi ka tanggapin kung wala kang baka. Ay, sabi yun, ang Kristiyano, sige na nagagawa ng ganyan. So, walang kautusan ni Moses, ngayon na sinusunod ng Protestantism dahil ang Protestantism may aral na ang kautusan ni Moses tinanggal na sapagkat mabigat sa Kolosas, Diyos 14, at saka Episod, Diyos 15, at saka Episod. Kolosas, Diyos 15. At clarification niya po, bakit niya po sinabi raw kanina yung moral is forever, pero sabi niya raw po ngayon, tinanggal na. Ay, hindi. Ang moral law is forever. Kasi ang langit, yun din ang utos ng langit. Ang langit, hindi siya anarchy. Heaven has a law. Yun ang ibig sabihin na may kalayaan. Ang kalayaan, kung walang batas, hindi maganda. Ang kalayaan, kailangan. May batas. Kaya nga si Lucifer nagkasala sapagkat may kalayaan doon sa pag-iisip kung ano ang gusto mo, kung ayaw mo yung Panginoon, pwede, kaya nagkasala siya. Because there is law, even though it is there is free up. Salamat po. Sa bagong tipan ko, bago bigyan mo tayo ng text, magkakasala ko ba tayo? So, by the way, gusto ko i-recall the history dati. Sino ba, as si brother, wala ng ties. Tapos, muntik na makundi si pastor na pinaglaban niya ng ties. Ganito, as si pastor hindi nag-preach, no? So, what kung nagbigay ka ng ties? Kasisiya naman ang puso ko eh. Sabi sa bagong tipan, ikasisiya ng puso. So, kung sa ikasisiya ng puso mo, ikaw po yung naibigay mo, hindi ka nang kasala. Ikasisiya mo pa rin ang puso. Okay, gusto ko na sa matalay, magtanong. May tanong. But anyway, natanong muna ako, then pamiyan, tatingin nga ako. Yung tatanong ko, lalo pa rin last na yan, para makasusun tayo sa another topic. Mauna natin, tatay, kung may tanong niya sa akin. Mauna din ako yung salitang tingin. Binibigay sa panahon Kristiyano. Oh. Kasi, magbigay ang panahon ko siya ayon sa pinasin ng ganyang puso. Haliwanag yun. Yun ang ginanunog na ng Diyos. Ipinasya mo, magbigay ka rin ka po. Oh. Tama ko yun doon siya magbigay ang panahon ko siya ayon sa pinasin ng ganyang puso. Tama ko rin eh. Okay, so pwede naman mag-proceed sa tanong ko. Pero 1 minute lang sagutan para mabilis, para makapit sa next topic. Ito yung tanong mo para kay Pastor Dwad Salas. Yes. Pastor Dani. At kung sino pa ibang gusto sumabog? Brother Rudy, alam ko siya paniniwala niya eh. Na, may nakapasyayin ako sa Balista. Pwede rin sumabog si Barbel rin. Ang pagkakala na sa Balista, ang moral law ay yung Ten Commandments. So, pwedeng mawala ang Mosaic law, which is yung hindi Ten Commandments, pero yung Ten Commandments hindi mawawala. It is eternal. Okay. Ito ang aking tanong. Brother Ben Ray, Brother June, Brother Danny, sino pa ibang gusto sumagot? Pero 1 minute na para mag-list. Kasi lampas 1 minute oras mo. Lampas 1 minute, makakaya sa oras. O nga, lahat sila sasagot. Kuya! Ito yung tanong mo. Tanong mo na ito. Sabi ng sa balista, kailangan sundin ang Ten Commandments.
Kasi hindi yan ceremonial law. Ceremonial law is iba. Ito ay moral law. Kahit sa panang Christian, kinasubi ng moral law. How do you explain keep the Sabbath dun sa fourth commandment? So, sige. Isa-isa na. What? Fourth Sabbath? The fourth commandment, keep the Sabbath. Keep, remember the Sabbath, keep holy ganyan ganyan. 6 days social work, bab 7 days. So, 1 minute lang napaliwan. So, we can think like sa pagkakit doon, kasi mas earlier was six, maraming proman, no? Bigay pa sa pagkakit, bla bla bla. Kaya sa pagkakit na ulitin, sabi ko po, maraming yung hindi sa pagkakit. What about that? Well, I can only speak for our practice, no? Parang yung, the Peter Yang, actually, serious, yung best question ng Israel, that's serious. Sa Old Testament, no, you have to keep that. You have to, oh, bayan ka ng death penalty. Hindi ka lang nagsusukat sa me. And Paul said, let it go. I'm prophet. The things he does in matter in time, after me, you pour something in God, and you speak one of these things. Pero, it's pali sa kan. Hindi, alam sa pali sa kan. Sorry, I'm fine, kasi sabi ng iba, kira nang sama. Ang sagot ng ating sabatista. Ang sagot. Sama to. Okay. Hindi po tama yun. Binitin lang po ang sapa for the seventh day from the first day, which is the day after the new moon. Amen. Do binibilang ang sapa, which is the seventh day. Hindi laging sabado yan. Kapatang. Why not? Bilang new moon. Kaya nag-observe na, new moon, binibilang din yan. So, ngayon yung Christians naman, it so happens that we meet sa Acts, yung first day, the first day from the new moon. Okay. Kaya sinabi, wala niyang days na yan. So as far as I'm concerned, the days of faith is not a matter of parang mag-isip. If you can't meet on a Sunday, kaya rin to meet on another day. Kasi wala may members na days again. Sometimes they met kami sa Sunday. Pero business, sa college week, garante na ito. Sa price Friday, whatever day you can do it. Walang obligation to me in any peculiar day. At pwede ka namin sa day na wala ka sa taro niyo. That's the only day to watch. Walang gano'n. In fact, there is an indication in the first century, early, they met every day. You find every day sama. That's every day. A worship there. Alam mo, no? You know the passage. I'm going to go to the next one. Dalawa kayo. Si brother Jerry muna tapos kayo. Just got namin yung 7 minutes. Brother Jerry. Ang Sabat has maganda. Best thing for salvation. Ang Kristiyano nasa mango. Best thing. So, ang Kristiyano, huwag nang babalik. Mas magiging Diyo. Huwag nang babalik. Salamat mo. Kasi, ang mga apostol, hindi po na-practice ng Sabat. Kundi, ang pag-practice ko nila sa Sabat, gumagawa sila. Gumagapas. At hindi po itapito ang mga apostol kung ano po sila yung mahingin. Kaya sa pag-ibig, tungkol sa Sabat,
mga kapatid ko, doon na tayo sa spiritual. Doon na tayo babalik doon. Marami tayo mag- spiritual sabat. Okay, Pastor. Huwag tayo bumalik daw sa... Tanong ni Ralph Francis kanina ay tanong talaga na nag-adventist yun, ano? Pero ang sagot ko doon, ganito. Kasi pinag-iwalay nila yung Ten Commandments doon sa Musaito. Hindi po. Ang sagot ko doon, yung Musaito ay napapaloob yung Ten Commandments. Kaya kasama doon lahat sa inakulis. Ngayon, papaano natin gagawin yung sabat? Sa kautosan ni Kristo, may sabat na bago na itinuro. Hindi na yung sabat na sandal. Yan lang, hindi po yung eternal law. Yung Ten Commandments, hindi po. Patutunayan ko yung eternal law. Amen. Praise the Lord. Okay na, Brother Francis, nakasagot na yung tatlo. So may bonus po tayo 5 minutes, Brother Gary, after. Kasi ikaw na. Okay. Sige po, pakipigyan po kayo. 1 minute po, tapos Brother Gary. Ano yung makasagot niya ng tunay na sabat kung hindi ito pag-isip? Amen. Sige po, 1 minute pa po kayo. Dalayos na po kayo para manatong. Alam mo, ang pinakit kanina ni Sir. Yung sabi niya na Moses sabat. Tama, yung yun ang tinanggal. So wala nang problema dyan sa Protestantism. Last mga angle, Colossus 1:16-14. May ingat sila dyan sa tinanggal yan. Wala nang Protestant din na nag-sinigret ng pista na mag-awasyo. Only Muslim at nag-ibis na nag-alitin sila sa buwan sa nati. Ginanis ka din ni Pasto. Yung nanggawal ni Pasto na hindi sa sa yung Ten Commandments lahat yun, lahat yung pati. Oh. Sista ng mga Hudyo yun. At saka may versikulo na ako dyan. Ngayon, yung sa puto, ang Kristo yan, ibig sabihin, yung Ten Commandments, hindi na yun para sa batas ng Kristiyano. Kaya abulis yun sa Kristiyanismo. Yan, pero sa Hudyo, sabat yun. Kasi ang kahulugan ng sabat, hindi mo siya kundi rest. Yung itong araw nila na hindi magtrabaho, mag-aralan sila ng mag-aralan. That is rest. Hindi sila nagtrabaho ng lupa. So dito, kasi ang kahulugan ng scriptorialism is adherence to wrong and right minus true devotion. Mahilig sila sa purma. Mga parises, mahilig sila sa purma, yung mga damit nila. At saka kung magbigay sila ng ikapo, pakita sa tao, ang purma nila, at saka kung magbukos sila, doon sa presidential table, wala na yan sa ngayon sa atin. Yes. Kaya hindi na ako sa atin sunod. Ako naman ang sasagot, tunay na sabatista. Pakibasa yung tingnan niyo, nandun po si Ponce. That's about handwriting of ordinances that was against us. Contrary to us. And took it all the way. Yung pagbigat sa Israel, pinubuhan pa rin ang mga sabatista ngayon. Mali yan. Pino na lang ngayon. Yung pagbigat sa mga Israelita, pinagaan ni Kristo. Ba't may pilitin mo pang bibitin? So kasama yung sabat doon, natuwi na yung Brother Rudy. Ngayon, ito ang pagkikuray mo sa balista. Anong talataan na ang Diyos at isang araw sa Diyos sa isang ilumang sa ako? Simple lang. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ito na, 1,000 creation week. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000. Nasaan? Yung millennium. Yan ang tunay na sabat na hinihintay natin. Yan yung papraktisin natin. O, diba? Yan ang tunay na 7th day. Hindi yung araw ng sabat. Tunay na ito. Ano ang mga sabatista ngayon? Ha? 7th day. At ano? Yan ang total rest. O, dagdag na nga ba? Genesis 2:1-2. 2:1-2. Wala nang evening and morning pagdating ng milenyo. Nakakulong na si Satanas. Wala na. Ikaw ang nasa balista na practice ng Sabado. Bukas mo yung Sabado. Hindi pa nag-re-rest ang Diyos.
Pero dito sa millennium na 7,000, rest talaga ang Diyos. Yan, ang tunay na sabat. Ako ang tunay na sabat. Okay? Okay? Salamat sa lahat ng nagdatag. Papalagi kayo ng Diyos sa lahat ng tanong.